Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Muleto. Ang tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang, grabe to, buburahin ng PH, West Philippine Sea, Russia at China, pinalibutan na Pilipinas, PBBM na bahala. At yun, bago ang lahat, ito yung ating reaction video lamang. Ang naman sumasalaraon dito, bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Nakatakdang magpunsi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at United States Secretary of State Antony Blinken. Yan ay magaganap sa Palasyo ng Malacanang. Ang pagbisita sa bansa ni Blinken ay kasunod na rin ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, kaugnay pa rin ng West Philippine Sea. Tatalakayin sa naturang pulong ni Pangulong Marcos at Blinken ang pagpapanatili ng peace and stability sa tinaguriang disputed island at disputed waters dyan sa bahagi ng West Philippine Sea at para matiyak na hindi maapektuhan ang kalakalan sa buong mundo. Una nang inihayag ng Pangulong Marcos na ang focus ng kanilang pag-uusap ni Blinken ay tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo. Ipinunto ng punong ehekutibo na mahalaga ang isyu sa West Philippine Sea, hindi lamang para sa mga bansa na nakapaligid sa Indo-Pacific region, kundi maging sa Association of Southeast Asian Nations at sa international na level ng kalakalan. Sinabi pa ng Pangulo na sa 60% sa mga international trade ang dumadaan sa parte ng West Philippine Sea. Nakatakdang magpulong ang Pilipinas, Estados Unidos at maging ang Japan para naman sa isang trilateral meeting na gaganapin sa Washington DC sa buwan ng Abril. Nais ng Pangulo na magkaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea at hindi gulo ang kanyang hinahangad sa pakikipag-usap na ito. Sa karagdagan pang balita, pasado na sa bicameral review ang bersyon ng Senado at Kamara sa panukalang batas na Maritime Zones Bill. Ang panukalang ito ay nagtatakda at nagtatatag ng mga territorial waters at continental shelf ng Pilipinas. Ayon kay Senator Francis Tolentino, ang pangunahing may-akda ng panukalang batas na ito. Tinanggap si Kamara ang bersyon ng Senado na may amyenda sa reciprocity doon sa naturang provision. Inihayag naman ni Senator Tolentino na ang bersyon ng bicameral ng panukalang batas ay pinapaikot sa mga miyembro ng House of Representatives para sa kanilang lagda, habang ang chairman naman ng House panel ay nakapaglagda na sa bicameral report. Sinabi din ng mambabatas na dapat aprubahan ng parehong kapulungan ng Kongreso ang bicameral report na ito. Iginit pa ni Tolentino, ang Maritime Zones Act ay matagal lang dapat ipinasa, ngunit mas naging kinakailangan ito ngayon, lalo na't patuloy na inaangkin ng China ang halos lahat ng teritoryo kasama na dyan ang West Philippine Sea gamit ang kanilang 9-line at kamakailan lamang ang kanilang inilabas na 10-line na binaliwala naman ng United Nations arbitral ruling. Sinabi naman ng senador na sa pamamagitan daw ng Maritime Zones Act, mapapalakas ang pag-angkin pa ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil ito ay nagtatatag ng saklaw at hangganan ng kanilang territorial waters na isinasaad sa batas. So mga sangkay, si Putin na naman ang nanalo bilang Pangulo ng Russia at idinaklara na nga po ngayon. At kasabay na ito mga sangkay, nagbanta na po si Putin na mas matindi ngayon. Ito po ay ang banta niya tungkol sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Mga kababayan, mga sangkay, sa lahat po ng nanonood ngayon, pag-usapan po natin itong patungkol kay Putin ngayon na naideklara na nga po bilang Pangulo ng bansa nila, bansa ng Russia. Subalit mga sangkay, kasabay po na ito sa kanyang official statement or official speech bilang panalo na po na Pangulo ng Russia. Mayroon po siya ditong binitawang salita, isa pong matinding banta sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Medyo delikado po yan mga sangkay. Pag pinag-uusapan po yung third world war, marami pong natatakot dahil nga po sa banta ng mga nuklear ng mga bansa. Panoorin po natin. President Putin has hailed his victory in Russia's presidential election, saying it would allow the country to become stronger. Mm-hmm. He had been the only serious candidate and now has a fifth term in office after... Grabe. Panglimang termino na po ni Putin. A landslide 87% of the vote. Grabe. Landslide po, mga sangkay. Ewan ko ha, talaga ba? Landslide pa? Sa kabila po ng maraming issues ni Putin. Ibig sabihin, marami pa rin po mga taga-Russia yung
naniniwala sa galing at talino ni Putin. But there was defiance in the form of large queues at some polling stations in Russia, heeding the call of allies of the late opposition leader Alexei Navalny, who urged people to turn out to spoil their ballots or to vote for any other candidate. Mr. Navalny died suddenly in a penal colony in Russia last month. At least 80 protesters. Okay, tingnan mo natin. Medyo forward lang. Fast forward tayo. Paano bumoto itong mga sangka? Ayan. Ah, ito po yung family. Putin, ito yung family ni Putin. 6 more years in the Kremlin. Russia's president is sounding more confident than ever. Кто бы и как не хотел нас запугать. Whoever might want to intimidate us, whoever might want to suppress us, our will and our conscience, they have never been able to do it and never will. Okay, yan po yung official statement ni Putin. Pero dito po muna tayo mga sangkay. Balikan na lang natin to maya-maya kung may oras pa. No. Ito, si Putin daw po ay nagbanta sa NATO, sa mga kaalyado po ito ng Amerika, mga taga-Europe. Nagbanta po ng World War 3. Medyo mabigat po yung salita, mga sangkay. Которые за мной стоят. Да. Может быть, глупый вопрос, но тем не менее, Макрон продолжает говорить о том, что о возможных... Я думаю, что все возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех. Ага. Ayan po. Para ito sa ano, para po sa NATO. That this possible direct conflict with NATO will be one step away from the full-scale Third World War. Yan ang nga po sinasabi natin. One step away na lamang daw, sabi po ni Putin. Isang hakbang na lang para sa pagdideklara ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Medyo creepy po yan mga sangkay at nakakatakot kung titingnan. Kasi kung papanoorin niyo po yung First World War and Second, at natakot na po kayo sa mga senaryo, how much more ngayon? Mas malala po ito mga sangkay. Что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. I think that hardly anyone is interested in this. Что касается позиции... Ayan na! Mismong presidente na po ng France yung binanatan dito. Kasi itong presidente ng France na si Macron, siya po yung nananawagan na magpadala na po daw po ng napakaraming tropang militar na mga miyembro ng NATO na sinuplangara, inanong nga kaagad ito, binalik kaagad o hinarang ng ibang miyembro ng NATO kasi delikado nga daw kung gagawin nila yon na magpapadala po sila ng actual na mga sundalo doon, mas lalala ang sitwasyon. Kaya ito, as for the French president's position, there are already some clarification in this, in the sense. Ito, tingnan mo natin. Президента Франции, то там уже есть какие-то поправки в том смысле, что этот контингент... That this contingent French troops would perform secondary functions, train military personnel in Ukraine. Контингент будет выполнять второстепенные функции, должен будет заниматься подготовкой военных кадров на Украине, разъяснением, как пользоваться западной техникой, ну и некоторые другие функции подобного рода. Там, сегодня это мало чем отличается от того, что делают наемники. Серьезно, ба? Саби по? The armed military personnel of NATO countries are present there. We know it. Alam daw po niya. So ibig sabihin, may mga sundalo na po sa... May mga sundalo na ng NATO doon sa Ukraine. Ako. Потом вооруженные, значит, военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы же знаем. So, narinig daw po niya yung speech ng presidente ng France. Ayan. At wala daw pong maganda sa speech na yun. Мы слышим и французскую речь, там, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет. Прежде всего для них. Потому что они погибают. И в большом количестве. Ano daw? Sabi niya dito? First of all, for them, because they die in large number. В большом количестве. В конечном итоге это же не наш выбор. Если кто-то хочет немножко прикрыть внутриполитические проблемы своей агрессивной внешней риторикой, ну что это известно. Во всем мире и часто применяемый прием. So, ayan po mga sangkay, kumbaga kauupo pa lamang po ni Putin, mayroon na kaagad matinding banta sa NATO at hindi lamang po ito sa NATO kundi sa buong mundo na rin mga sangkay, no? At ito nga, sabi po dito, minuto lang daw matapos manalo si Putin, nagpadala kaagad ng isang matinding warning sa NATO.
dahil po sa statement ni Macron. So ngayon mga sangkay, itong problemang to, kung hindi po ito, kung magtutuloy-tuloy ito, kasi may mga napapanood din po ako sa YouTube na may mga sundalo na daw po ng NATO na naroon na daw po sa Ukraine. So kung mangyayari ito, at any moment, mula sa oras na ito, pwede pong mangyari ang ikatlong digmaang pandaigdigan na pwedeng magpasimula sa Europe. Medyo ano lang ha, kapit lamang po tayo. We have to pray for our country. We know naman na ang kaalyado po ni Putin, China. Kapag may isang nagdeklara ng World War 3, nakakampi, kaalyado nitong Russia, ibig sabihin, kasama na tayo dyan. But we have to pray. We have to pray for our country, our leaders. Sana maagapan pa po itong mga sangkay na hindi po tayo masali sa digmaan nito, kasi ang mangyayari dyan, magagamit na naman po tayo. Alam po natin ang nangyari nung ikalawang digmaang pandaigdigan, nagamit po tayo ng US. So hindi pwedeng magamit tayo ngayon na naman ng China, ng Amerika, ng kung sino mga bansa. Nagsisimula pa lamang po tayo na ayusin ang ating bansa. At may chance po tayo na yumaman dahil nga po sa economic chacha na pinupush ngayon. Subalit kung mangyayari itong World War 3, magbabago ang lahat mga sangkay. Marami po ang masasayang, no? So ano po ang inyong opinion mga sangkay sa banta ni Putin ngayon na matindi? Banta ng ikatlong digmaang pandaigdigan? I-comment po sa ibabangan yung mga opinion. At yan nga mga kabalita, narin lang patungkol ng mga pahigat balita dyan na kung saan itong PBBM at US Secretary of State Blinken nakatakdang magpulong ngayong araw sa Malacanang. Ito yung tila nga ba pagpupulong ukol nga syempre sa mga nangyayari at kaganapan na talaga nga pwedeng mga maging tugon at syempre yung mga pwedeng mapag-usapan ng ating Pangulo, no, nila Blinken at ito ni PBBM nga, no, mga kabalita natin. At dito pa nga mga kabalita natin yung Maritime Zones Bill nga pasado sa BICAM Review. Ayon nga dito, no, kaya Tolentino, kung saan ito nga ang isa sa mga author nito nga batas na to, itong si Tolentino. Ngayon nga itila nga ba pasado, no, sa BICAM Review itong pinapasang batas nga ukol nga dito nga, no, sa tila nga ba, no, sa mga maritime zone. Dito nga, no, sa bahagi nga ng mga karagatan na talagang dapat na malagyan ng karampatang batas nga, no, mga kabalita natin. At dito pa nga mga kabalita natin yung tila nga ba delikado nga nagiging banta, no, ngayon sa pagkakaupo nga ni Putin dito nga, no, sa pagkapanalo niya muli ng ikalimang termino nga, no, dito sa Russia. Na kung saan yung talagang delikado nga pagdedeklara ng World War 3 nga o itong ikatlong digmaang pandaigdigan nga, no, mga kabalita natin. Ito ang isa sa tila nga ba nakakatakot na talagang ang hirap isipin pag mangyari mga kabalita natin sapagkat nga talagang hindi malabo at talagang hindi malayo nga madamay yung ating bansa dahil itong mga kaalyado ni Putin at isa rin dito yung China na kung saan may kiniklaim na mga teritoryo sa ating bansa nga, no, mga kabalita natin. Na kung saan ito yung tila nga ba umano pangingialam daw ng NATO na kung saan tila nga ba natutunugan, no, ng Russia o nito nila Putin na talagang may mga sundalo na ng NATO dito sa Ukraine. Ito yung talagang tila nga ba hindi nagugustuhan ngayon ng presidente nitong Russia. Kaya yung talagang maaaring pagdedeklara ng ikatlong digmaang pandaigdigan maaaring gawin nitong Russia laban nga dito, no, sa Ukraine. No, laban nga dito sa tila nga ba, no, nagiging tugon at talagang nagiging galaw ng NATO ngayon mga kabalita natin. Na kung saan talagang ito ang tila nga ba malaking banta o talagang badya ng isang malawakang labanan na naman o digmaan na sigurado at sigurado na tayo na naman ang magagamit dito kung sakaling magkaroon ng mga digmaan. Ang Pilipinas na naman ang tila nga ba malaking papel na gagampanan din sa talagang labanan na magaganap mga kabalita natin na talagang battleground na naman ang Pilipinas, no, sa magiging tila nga ba hindi magandang tugunan ng mga bansang maglalaban-laban at siguradong damay tayo at talagang maaring katayo sa mabura kung sakaling talagang magkaroon, no, ng digmaang pandaigdigan, no, na sana nga huwag mangyari na o talagang maagapan na talagang masolusyunan pa o hindi nga matuloy itong ikatlong malawakang digmaan nga sa buong mundo dahil talagang hindi naman gugustuhin ng lahat yung mga gantong
pangyayari ng mga kabalita natin. Ito nga, anti lang habang ngayon nagiging tugon na talagang nais na iparating ng mga banta o talagang pahayag nito ni Putin na maaaring nga gumawa ng hakbang o talagang magdeklara ng isang malawakang labanan. No? Dito nga no, sa mga bansang talagang ay nangingialam sa kanilang ginagawa laban dito sa Ukraine na talagang yung mga pagpapadala ng sundalo umano dito nga no, sa bahagi ng Ukraine ito ang isa sa kinukundi na talagang hindi rin nagugustuhan ng Russia o ito ni Putin. Kaya ito yung mga banta na kanyang talagang pagpapahayag ukol nga rito na talagang anumang oras o anumang araw o panahon talagang maaaring umano nga gumawa ng isang matinding hakbang. Ito nga yung digma ang hindi natin inaasahan o talagang walang may gusto. Dahil alam naman din natin ito nga Russia no, na talagang may kakayanan na talagang may mga sandata nga malalakas din. Kaya ito ya lubhang delikado kapag nagkaroon nga ng isang malawakang labanan. No? Kaya pagdasal na lang natin na talagang huwag matuloy at talagang mapigilan at hindi mamayani yung mga gantong mga pangyayari. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kailan lang bahala magkomento sa baba na nais niya i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!